Hey guys, welcome back. This is Ben. Ngayon ituturo ko naman paano ba yung strategy ng coin at cryptocurrency flipping. So, ganito yung proseso po. If ever may account kayo sa polynex.com or bitrex.com, ang gawin nyo lang naman is tignan nyo, kunyari gagamit ako ng bitrex.com. For example, punta natin yung Bitcoin market. So deposit mo lang yung pera or yung coin, yung Bitcoin to your wallet. And then once about 3 confirmation, it will reflect na sa Bitrex account mo. Same thing din kay Polynex. I-add mo lang yung Bitcoin mo. Kung wala ka pang Bitcoin at gusto mong i-try itong flipping strategy, I suggest you to click the description below, may link ito, to create and to buy your first Bitcoin. So, pagpatuloy natin. So, ngayon, punta tayo ngayon. For example, pupunta ako dito sa, kasi gamitin na natin yung fast trade ko. So, DGB, ayan. Yung tignan natin yung market, yung order history ko. So, niflip ko kasi siya. Punta muna tayo sa BTC to USD. Okay, that's fine. Good. Hurry up. Ang tagal niya. Hurry up. Oh, it's sandali lang nga, ang tagal mag-load. Bakit kaya? Yes, mga 2 days before ang laki ng kinita ko dito. Kung peso yung pagbabasihan natin, kahit konti lang naman, paunti-unti. Pero kapag naipon yan, lumaki yan. Wag tayo, ganito yung sikreto sa trading. Huwag nating hangarin yung pinakamalaking kita sa isang trade. Kahit maliit lang yan, kunyari 500, 1,000, 1,500, 2,500, dapat kunin natin yan, i-close na natin yan kasi makaka-flip pa tayo kasi alam naman natin the market will go up and will go down and will go up and will go down. Ganun lang naman yan, what comes up must come down. So tignan natin, ayan, ganito yung naging trade ko dito noong August 20, 2017. Nag-trade ako, nag-buy ako at 349. So, 349 yun. Ito yung pinakuna ko. Tinay ko siya. So, ang capital ko, for example, ito. At ako dito. Kunyari, ito yung trading price niya ngayon. Pasabihin natin ito, peso, PHP. Ayan. Para mas maganda. Ayan. Kunyari, ito yung selling price ngayon. 217,470.22 yung kada Bitcoin. So, ito yung naging capital ko. So, 51,325. Ngayon, ibinenta ko siya ng ganito. Ito yung, itinry ko muna to kasi. Then, after nun, diba, 5,132. Nung pagkabenta ko na, naging 5,242. So, kumita na ako ng konti. Ngayon, nagpatuloy ako. So, tinignan ko ulit. Pero yung price, naging 349 na. And then, pumasok ako ulit sa presyo na 355. So, yung capital ko, same pa rin na 51. And then, binenta ko ng 370. So, yun. Tignan ko kung magkano yung kinita. Same pa rin yung capital ko. Ano dito? Ayan.
yun, naging 53,226. Kuha tayo ng calculator, ha. So, naging 53,226.82. Diba yung capital ko is ganito. Tignan natin yung capital. Magkano? Ayun. I-minus natin. 51,324.96. So, magkano kinita ko that time? Tignan mo yung araw, ha. Tignan mo. 20 pa yan. Kumita na ako dito ng 100 pesos plus. Tapos, kumita pa ako dito ng 19, ha. So, di ba maganda? And the next day, tinry ko ulit. Nag-flip naman ako ulit. So, nag-capital ako ng ulit ito. So, ito yung naging capital ko. 51,346.41. Ngayon, tignan natin dito. Kasi nagbenta ako dito. Ayan. Same thing din to. Diba, binili ko siya ng 380. Ngayon, dalawa kasi to ng pagkabili ng customer. Binili to ng customer. Isang 395 siya, 396. So, kung i-add up mo yan, 0.11298. Wait. 0.2981538 plus 0.11427169. So 24. So, kunin mo natin yung capital. No, wrong. 51,346.41. Ngayon, face natin ngayon yung kinita ko doon. 53081.64. So magkano kinita ko? So 1735. Di ba? Tanggalin natin. I-plus natin ngayon yung 19. O sa 2000 kahap nung August 20 na 1, sabi natin 2000 kasi may 100 na doon eh. So, magkano kinita ng capital mo? 3.7 in 2 days by simply using the flipping strategy. So, ganun lang. Maghanap ka ng opportunity. Tingnan mo dito ang trend as possible. Kung pwede bang makapag-flip ka. As possible kung dito yung presyo. Hintayin mo lang. Bumababa din yan. Tapos, pasok ka dito. Tapos, hintayin mo ulit. Malalaman mo naman din yan. Malalaman mo yan kung talagang bababa. Kasi from here, tignan nyo. Ayan. Using the MACD, makikita mo rin dyan eh. Gamit tayo ng MACD ha. Ayan. Ayan. Tignan mo yung MACD. Ayan. Kapag nag-cross na yan, ito kung titignan mo, pag nag-cross na yan, yung MACD signal, it means may mangyayaring mayroong isang reversal na mangyayari hanggang dito nag-flip cross pressure. Yeah. So dito ayan baba kapag tinignan mo pag bumuka na siya ng maigi ibig sabihin nun convergence possible na yan na may mangyayaring pag-bounce up na presyo. Same thing din kung sa taas galing yung pagbuka. Tignan mo, ang pagbuka may ayan. So tignan niyo lang ang MACD, aralin niyo na kasi nagbibigay din yan ng signal kaso delay nga lang pero at least it give you an idea. So, salamat sa inyong oras sa pagtingin ng video nito at sana ay may natutunan kayo about a flipping strategy para sa altcoin or cryptocurrency trading.
Always remember, buy low, the golden rule, buy low, sell high, and then make sure din na wag maghangad ng malaking kita in just in a one trade as possible. Kahit paunti-unti yan, kapag naipon yan within that day, for example, 8 hours ka nag-flipping, and every hour kumikita ka ng sabihin natin na tagtig 500 times 8 hours. Sabihin natin, kung tag 500 pesos times 8 hours, nag-flip ka, it means may 4,000 ka, di ba? O sino magbibigay sa iyo yan? Di ba? So, if gusto mo o like mo itong video na to, please click the button, like. And then, kung mag-comment ka kung ano pa ang yung gustong malaman about trading, sabihin mo lang or mag-comment ka below. And hoping to see you in the next video. This is Ruben again from Bitcoin Filipinas. And thank you for so much. And have a good day.